welcome to my first episode here in my channel. So, ang first episode na ito ay tungkol kung paano nga ba ako nabuntis agad kahit may PCOS ako. So, ano nga ba yung PCOS? So, PCOS is a polycystic ovarian syndrome na kung saan yung nagkakaroon ng hormonal imbalance yung mga babae may PCOS. So, sa hormones ng mga babae, meron tayong estrogen at androgen. So, sa estrogen, yun yung mga female hormones at yung androgen is yung mga male hormones. So, sa babae may PCOS, mas mataas yung male hormones. Kaya, pag may PCOS ka, nagkakaroon ka ng mga bigote, mga mabalbon ka, sa kita, sa braso, pero hindi lahat nakaka-experience nito. So, yung mga signs na may PCOS ka is, yung una doon, irregular menstruation, infertility, tapos excessive hair growth, weight gain, acne, tsaka hair loss. So, kwento ko lang, way back 2017, nung nagkaroon ako ng PCOS, unang napansin ko is yung nag-weight gain talaga ako. Kahit konti lang kinakain ko, as in, dumulobo ko ng dumulobo. As in, tumataba talaga ako. Kasabay nun, nag-delay din ako ng 3 months. At nung nag-delay na ako nun, dun ako nagpa-check sa OB. So, pagdating din sa OB, tatanungin ka kung may boyfriend ka, kung may contact kayo. Pero sa case ko kasi, parang meron akong boyfriend pero malabong mabuntis ako noon that time kasi pares kami nagbibigino. Pagkaka-observe niya sa akin, karoon ako ng parang bigote dito, weight gain, mga balahibo din, mabalbon. Initial niya is meron akong PCOS. Tsaka yun nga sa irregular. Kasi matagal na akong irregular talaga. Nag-advise niya ako na magpa-ultrasound nung araw na yun. Tapos, ultrasound ako, din nakita agad na meron nga akong PCOS. So, yung gamutan nun is umabot ako ng 4 to 5 months bago na regulate yung menstruation ko. Natigil naman na siya na natigil naman na yung parang gamutan ko, then babalik na lang doon kapag may ano ulit, ganun ulit yung nangyari. Irregular pa din, ganun, tsaka yung pagtaba, ganun. Nag-dieta din ako, nag-diet ako, sinabayan din ng exercise. So after 3 years, after 3 years akong nagkaroon ng PCOS, napag-usapan namin ng boyfriend ko na magpakasal na. After nung kasal, yung dilemma ko naman is kung paano ako parang mabubuntis agad kasi isa sa mga side effects talaga na makuha mo sa PCOS is yung infertility. Nung kinasal kami, 1 month after, kasi kinasal kami ng June 25, tapos nagpa-check up ako ng July 31 agad. Kasi, parang yun nga, planning sana ng pagbubuntis. Pero, nung nakita, 5 weeks na pala akong buntis. So, yung try namin para magka-baby is yung month ng June lang. Yung month lang ng June, ito lang kami na-try. Then, nabuo agad si baby. So, possible pala talaga yun. Pag may PCOS ka, pwede kang mabuntis na kahit hindi ka nagagamot. Or consulta sa fertility doctor. Before ako ay kasal, kasi bumalik ulit yung bumabalik na yung katawan ko ulit kasi medyo unhealthy na yung mga kinakain ko ulit. Ako nun is wala akong iniinom ng gamot na pangpabuntis.
meron lang akong ininom na pampapayat, which is yung 12-in-1 Vitalife. Hindi ito yung sponsor, pero ito yung ininom ko kasi ito yung napansin ko nung napanood ko yung vlog ni V. Cortez. Coughing yun, yun yung nakatulong sa kanya para pumayat. So, yun, tinry ko din siya. So, effective naman siya. Dapat, once a day mo lang siya inumin. Pero, binaya ko yung kay V. So, twice a day ko siya iniinom. Hindi din ako dun nag-exercise, pero ramdam mo talaga yung pagpayat mo dun. Kasi, parang palagi kang talagang nagtatae, talagang nagbabawas, ganun. Pero parang gumagaan yung katawan mo, nakikita agad yung results niya. So, para sa akin, effective siya. Tapos, yun lang yung nakatulong sa akin na pumayat. At yun din yung sabi ng doktor ko na nakatulong yung pagpayat ko. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na may ininom ako. So, niya kape. So, sabi niya, nakatulong yung pagpayat ko. Kaya ako nabuntis agad. Disclaimer lang pala. So, hindi din ako galing sa medical field. Wala akong background doon. Ang sinasabi ko ngayon is yung mga na-experiences ko na nangyari sa akin na nakikipos ako. Ngayon is nasa 4 months na ako. So, ang plano ko is i-share ko sa inyo yung mga weeks or months na napagtaanan ko during my pregnancy. So, mag-umpisa siguro ako sa first trimester. Susunod, per week na kung ano yung nararamdaman ko, ano ba yung mga routine ko. I-share ko na lang din sa inyo. Tsaka pala dun sa paggamit ko ng Vitalife, nag-cut din pala ako dun ng rice. Tinigil ko yung rice. Yung mga pagkain ko ng may sugar. Tinigil ko din yun. More on gulay. Tsaka ulam lang yung kinakain ko. Kaya pumayat din ako. So, tingin ko pumayat din talaga ako. Ngayon, tumataba na naman ako. Gawa ng buntis na ako ngayon. Susunod na vlog ko is ikukwento ko sa inyo yung mga napagdaanan ko sa first trimester ko. For watching guys, see you on my next vlog. Bye!